Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ang ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga ka-camping, now may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Mukhang first time po ito at himala po ito, ha? Na hindi suportado ni Sinit Bato de la Rosa ang gusto ni dating Pangulong Duterte ho, mga ka-action. Oh, mukhang first time po ito, ha? Aba, parang iba na yata ang mga moves ngayon ni Senador Bato de la Rosa ho, mga ka-action, no? So ito ho mga ka-action, nagsagot po siya dito sa ano nga po sa regarding sa gusto ni dating Pangulong Duterte na ihiwalay ho ang Mindanao. Pero siya po ay mismo tutol din na ihiwalay ang Mindanao. 'Di ba? Eh bakit ngayon hindi na suportado si Duterte? Himala yata ito. 'Di ba? Isang himala po ito mga ka-action. O di kaya ito ay ano-ano lang. 'Di ba? Kasi alam naman po natin na mainit ang issue ng ICC mga ka-action. Na kung saan si dati si Pangulong Mr. President Bongbong Marcos nga nanindigan na hindi niya papayagan na makapasok o mag-imbestiga dito ang ICC sa Pilipinas, di ba? At 'yun ang pinanindigan o pinanhahawakan ni Sinit Bato de la Rosa na sana tuparin ni Mr. President Bongbong Marcos ang kanyang pangako na hindi niya papayagan na makapasok ang ICC. Di ba? So, okay naman po ito mga ka-action, natutol siya. Kasi parang ang loyalty niya ay sa Republic, hindi kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Pero masakit po ito. Masakit po ito sa dibdib ni dating Pangulong Duterte ho, mga ka-action, no? Pero hindi ho natin alam. Baka, alam nyo na, ang ibig ko sabihin. Okay, i-play po natin ang video mga ka-action, ha? We're able to rally the support of the Bangsamoro people wherein they are not with this movement, and they will abide with the agreement with the government. So yun na ho mga ka-action, mga ka-camping, no, napakinggan na po natin ang mga tutol ho, no, mula kay Galvez, kay Sinit Bato de la Rosa at sa iba pa po, no. Okay, good job po yan, ha, good job po yan. Kayo po na mga official ng gobyerno, kailangan po ang loyal nyo kaya sa ano po, sa Republic ho natin, basta nasa tama lang po, ha. Yan, okay po yan ang mga moves, di ba? Eh ano naman kayang masasabi nito ni dating Pangulong Duterte na ganito na po eh tutol si Sinit Bato de la Rosa sa kanyang gusto na ihiwalay ang Mindanao, di ba? So alam naman po natin mga ka-action na hinding-hindi ho pwede mangyari yan na maghiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas, di ba? Kasi ang iilan sa atin ng mga kongresista dyan sa Mindanao is ayaw po nila na mahiwalay o mawala sila sa tatlong star ng Pilipinas. Kaya kahit ano pa man siguro ang gawin ni dating Pangulong Duterte dyan, eh wala ho talaga siyang magagawa, di ba mga ka-action? At hindi lang po itong panahon na gusto ihiwalay ang Mindanao. May mga nagdaang administrasyon na ganyan din ang kanilang gusto na ihiwalay ang Mindanao pero hindi ho umubra. Diba? Kasi labag nga po yan sa 1987 Constitution. Pero para po sa sino sa nagsusulong, hindi naman po. Diba? Para ho sa kanila, hindi po labag. Diba? O, pero si Sinit Bato de la Rosa, tumanggi din siya, no? O, diba? Halatado, tumanggi na magpahayag kung ano ba ang pinaka main point ni dating Pangulong Duterte kung bakit ihiwalay niya ang Mindanao. Kaya no comment si Mr. Bato de la Rosa. Diba? So yun lang ho mga ka-action, mga ka-camping, no, ang latest update. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visaya, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.